Ayan guys, hello, magandang hapon sa ating lahat. So may repair tayo dito. This is a Geekstar GeForce 1660 8 6GB DDR5 192-bit. So bagong ano to guys, bagong mukha ng repair. So ngayon lang yata ako nakapag-repair nito or meron na akong na-repair na isa pero not successfully. So sira. I think nakapag-repair na ako yata Geekstar kasama nung Isurix. So kaya lang not successfully siya kaya hindi ano. Si ano man shortage yata na ano, ano, nilagyan yata siya ng liquid metal ang ginamit. Ay pumasok dun sa ilalim ng chip, ng memory. Yun yung naging damage. Kaya hindi rin na-repair. So ito. So try natin tong isa na to. Ayan guys. So ganito yung itsura niya. As you can see. Geekstar. Geekstar yung brand po. Ayan as you can see. So Geekstar. Ayan. Para siyang ano eh. Para ding format ng ano eh, RTX 60 ng RTX 2070 ganyan 2060. Ayan. Medyo solid siya guys, mabigat. O mabigat na headset. So ang nakalagay na issue dito sa customer is no display. Ayan. So problem, no display. Ayan. No display on screen, nahihiyan po ng daga. So ano so naihiyan daw ng daga. So kailangan po natin siyang buksan. Para siguradong walang issue. Walang naihiyan ng daga. Okay. So, tingnan natin. Naihiyan daw ng daga. Linisin muna natin yun. So binuksan na nyo. Wala. May mga ano na eh. Mukha nang binuksan. Sana ma-repair natin para ma-content natin to. So, first time natin or first time ma-content na successfully. Kung magsa-successfully. Pero kung hindi, ay di wala pa rin content. Kasi, bibihira lang ito guys eh. Malimit, ano lang naman to eh. Yung factory. Madali lang naman kasi magbago nito. So, isa lang din kasi siya ng format ng ibang ano, brand. Ganun lang din. Sa ibang brand na ano. Video card. Pangalan lang yung binago. Madali lang magawa ng pangalan eh. Dinidikit lang naman. Piniprinted lang yan. Tapos yung sa BIOS. BIOS name naman sa vendor. Madali lang lagyan ng pangalan na Geekstar. O kaya SOTAC. Madali lang. Kamukha ito ng SOTAC. Yun o. Sa PCB. Design. Itsura. Kamukha siya ng SOTAC. Yan, depende sa version. Yung kamukha. Thermal pad niya, oh. Madumi na. So, ang kapal din ang ginamit na thermal pad niya ito. So, I'm not sure kung ito talaga siya. Pero makapal siya eh. 2 mm. Ah, sobrang kapal niya guys. Over yung thermal pad size. Siguro na gano'n na siya. Nag-expand na. Ayun, may liquid damage sa likod. Liquid damage dito sa baba. Ayan no. So may fuse. So kung walang display. So yung ganito guys, bawal lagyan to ng liquid metal kasi may mga capacitor yung may chipset. So bawal yan. Or else takluban siya ng silicone na hindi nabubutas. So inspection natin. So tingnan natin kung anong naihiyan ng daga bukod dun sa likod. Kung may nag-blow.
Sabi lang naman is no display. Ibig sabihin may power. Memory, micron yung ginamit na memory. DDR5 ba ito guys? Not DDR6. So, 1660 siya pero DDR5 pa rin. Okay, walang issue dito sa ano. So, ito yung likod ng naihiyan sa likod. Yan, so tingnan natin. 3.3 yata yung tama niya. Ayan o. Kasi this is a 3.3. Connections. Aha. Okay. Good job. So, ano to guys? This is a easy job, I think. So, ito ang mapi-first content natin ng Geekstar brand. Yan. Kung walang shorted or walang na-damage na matindi. Pero I think nakikita ko agad sa program sa aking utak na this is a easy job. Ano? Anak, di pa okay. Nag-aral ka na ba? Ito lang to. Easy job to. Ito lang yan. Fuse kasi ito eh. Itong nadali guys. Oh, yan. Tanggal na. Kita nyo. So, ang hulugan na problem is solved. Ano ganyan. Easy job guys. Naihian ang daga. Yan. Ito mga to, capacitor, papalitan na natin yan. Kasi in the long run, mag-ano yan guys. Magkakaroon ng issue. Either mag-crack yan. Kasi ano na siya, tangos na. Saka, pag may ganyang corroded na, hindi na yung nakakapitan ng hinang. Hindi na yung nakakapitan. Ganyan lang ako nagre-refer guys ha. Simple. So, hindi mo kailangan siyang i-hard para lang matanggal yung corrosion. Mapansin nyo, kuminta pa agad siya. Hindi pa salungat yung kaskas. Ito, oh. So, papalitan na natin to guys. So, fuse. Ay, tumalbog. Ano ba yan? Ay, ito siya. But it's okay. Ah, tumalbog na naman. Ano ba yan? Ayaw magpahuli ah. So, madali lang to guys. Marami tayong spare parts niyang fuse na yan. Ano lang naman yan, basic fuse lang yan. Basic components ng computer. Anong module card. Yan, fuse na ganun kalaki. So, marami tayong donor. Tingin nyo guys, this is a 3.3 or 12 volts rail. Pero kung 12 volts kasi siya, ibig sabihin, hindi mag-i-spin yung pan. Sa bagay, mayroon pala itong external power supply sa likod dito. May ibig sabihin, pwede pa rin mag-spin. Kung hindi naman, ang line naman nung nawawala, ano. Kung nawawalang line niya naman ay yung kanyang kabilang para dito. So, mag-iikot pa rin yung pan. Galin na natin. Palitan natin. Hindi na yan pwede pag ganyan. Magkakaroon na kasi ng komplikasyon. Tingin nyo. Ayan o. Not connected na yung isa. Ayan. So, ano na madami na. So, madali ito. Yung sa mga nagsasabi sa akin ng paano ko daw nalalaman yung value ng computer, ng capacitor. Yan nga yung halaga eh, kapag walang donor. So, hindi na kailangan yung value ng capacitor. Ang kailangan is yung donor na same with that, ano. Marami sa akin nagko-comment, guys. Yun ang mga question nila. Paano nalalaman? Kasi, ang totoo nyan, hindi natin malalaman talaga ang value ng mga yan. Kung wala tayong board view schematic. So, ganyan yun. Ganun yun, guys. Hindi yan pwedeng hulaan.
So, dami kasi nagko-comment. Ay, ano, pinapalitan, di naman alam yung value. Ayan. Tapos kung para doon sa mga nagko-comment na ganun, guys. So, ako yung nakakaalam nun, guys. Nakaprogram yun sa aking utak na paano ko na-identify na same value sila. So, parang ganun lang yun. So, hindi ko na kailangan siyang i-tutor sa ibang tao. Kasi ito naman ay, itong ating repair ay not a tutorial. It's a repair. It's not a tutorial. Okay? Itong repair natin ay ikaw lang yung magkukulik ng knowledge kung gusto mong kumuha ng knowledge dito sa ating nire-repair na to. So, no need to tutor. So, hindi po ganun, guys. Yan. Para dun sa mga nagko-question sa atin. Ayan. Kasi ito nga yung sinasabi ko eh. Kasi video card ay mahirap i-repair dahil no board view, no schematic. Diba? Yun yung ano natin eh. No board view, no schematic. Kaya ang mahalaga sa video card kung may donor ka. So ngayon, mas madali siyang i-repair. Dahil yun yung tutulong sa iyo yung board view at schematic. No need to question na question my repair na paano nalaman yung value. So in my mind using donor, so I know natin na same value sila nung kinukuha nating piyasa. So alam natin kung anong dumadaan na voltage doon. No need to say the exact amount of ano, kasi kung tatanungin mo ako kagaya na yan. Ito, hindi ko talaga alam ang value niyan. Ayan, para sa mga nagtatanong sa akin. So, hindi ko po alam ang value niyan, guys. Ayan, kung tinatanongin niya ako regarding dun sa nagtatanong. Oh. Kasi, wala po tayong board view. No schematic, no board view. So, hindi ko alam yung value. So, ang the best solution, guys, ang alam ko dyan ay to replace kung ano yung dumadaan na rail sa kanya. Halimbawa, 3.3 volts, 2.12 volts, kagaya nito guys. Paano natin naalaman na yung exact value nung piyasa na yon? So, hindi natin nalaman. Pero, kukuha tayo ng the same donor board with the same function. Sa tagal-tagal ko nang nagre-repair guys, ay hindi naman ako nasiraan sa sinasabing mga ganon. Yan. So, yan ay techniques na hindi nakukuha ni Nino man. Yan ang natatanging techniques na hindi mawawala sa atin dito sa video card repair. Gaya niyan, kung titingnan natin siya, so kung babasahin natin siya, hindi ko man mabanggit lahat dahil hindi naman lahat ay nababanggit. Oh, aalamin natin. Anong bang dumaan dyan? 12 volts o 3.3 volts? Ayan. Napakasimple nyan guys. How to identify 3.3 or 12 volts. So, simple. So, kuha ka lang ng tester. Tapos, hindi natin alam yung value guys ha. Hindi natin alam value ng parts. Kukuha tayo with the same functions. Kasi yun lang din naman ang dadaan na voltage dyan eh, sa lahat ng mga video card. Yan. Ang mga naiiba lang dyan ng piyasa. Halimbawa, eto kagaya nito. Yung dito sa ilalim ng mga small parts. Ang naiiba lang naman dyan is yun sa ASUS. Yung the rest kasi halos parehas na. Ng function dito ng SMD capacitor. Bag doon sa ilalim lang guys. Pero dito guys, sa ano na to. Yung function kasi nyan is. Ano yan eh. 16 volts yan guys, 16 volts yung kanyang function. 16 volts yung parang ano yan, parad tapos 16 volts yung kapasidad niya. Parang electrolytic capacitor, may printed dito na nakalagay 16 volts. Pero ang dumadaan is 12 volts, di ba? Parang ganun lang siya. Ibig sabihin, tumaas man siya hanggang 16, kaya niya, kaya ng kapasitor. Ganun yung function niya. So, dito, 2.5 volts. Pero yung parad niya, 1,200. Masyado matindi. Mas mababa. Mas pino. Ayan. Tapos dito kasi sa isa, 300 lang. Pero 16 volt. So,
So, ganun yung mga function niya na ano. So, aalamin lang natin siya kung saan ang function. Kasi kagaya nito, so may big ano dito, coil, SMD coil. So, tusundutin mo lang siya, 12 volts na siya. Oh, so, malalaman mo natin yan kung 3.3 yung nasa likod. So, sundutin lang natin dito kasi this is a 3.3. Ayan. So, madali lang yan eh. Easy nga. Easy job nga yan eh. Dapat easy job. Sabi ko nga sa inyo, easy job lang eh. Yeah. So, sundutin mo lang siya dyan eh. Tapos, ma-identify mo na. Kasi may coil pa dito na isa. Yan. Kung nasa, ano siya. Pwede mo rin siya sundutin dito guys sa likod. Kasi may DC sa 12 volts. O, pwede mo rin siya sundutin dito. Para lang malaman mo na 12 volts siya. O, so hindi siya 12 volts guys. Tama ba ako? So, hindi masyado masundot kasi so hanap tayo ng 12 volts dito. Itong coil na to. Kasi ano lang yan eh. 12 volts at saka 3.3. I think, ito. So, tingnan natin kung ito ay. Yeah, yan. 12 volts yan, guys. Yan. Mapansin nyo. 12 volts siya. Oh. Kung susundutin natin dito, malalaman natin kung saan siya naka-align. So, 12 volts din pala siya, guys. Oh. Ibig sabihin, 12 volts din siya. So, doon natin siya na-identify na 12 volts rail yung section niya. Kasi this is a fuse. Okay, fuse ito guys ha, yung kabila. Kasi yung kabila niyan, so no connection kasi putol nga yung fuse. So doon nakita natin na this is a 12 volts rail. So marami pang sundutan ng 12 volts eh. Tingnan natin dito kung connected siya dito. So hindi. Ayan, so connected siya guys. As you can see, so sa external power rail, so connected siya as a 12 volts. So this is a marking as a 12 volts rail. So, sa ganitong ano, video card, hindi natin alam kung ano yung ginamit na tinatawag na 3.3 volts. Kung coil ba siya o fuse. So, tingnan natin. Baka tayo ay nagkakamali. 1, 2, 3. Kasi ito, ito. So, ayan. Lumiban kasi siya sa kabila. Dito siya. Yun. Parang yung kanyang mahirap sundutin siya guys. Ikaw ano. Ano eh. So, lumiban siya dito. Sa kabila. Ayan. So, ito yung 3.3 volts. So, hindi naman siya corrected. 12 volts lang siya. So, itong section na ito na may capacitor. DC sa 12 volts. Tapos, gumamit siya ng ICs. Ayan. Kung kasi pati natin sa microscope. So, dito lumiban yung 3.3 from PCIe. Itong groups na to. Ayan. So, yan yung 3.3. So, hindi naman siya connected sa doon. So, ito yung 3.3 natin guys. Kasi yung butas, ito yung 3.3. Ayan. Kung susumahin natin. Ayan. So, gumamit siya ng IC. So, hindi siya gumamit ng klase ng coil. Kasi maghahanap tayo yung sa palit kasi, siguro ibang version na kasi ito. This is 1660. Ayan, so may corroded pa pala dito. Ayan, so wala siyang 3.3 volts coil. Ayan, minsan kasi pag hindi coil yung ginamit, ang ginagamit lang ay resistor na fuses resistor or mataas ang wattage na resistor. So dito kasi, upon searching, wala tayong makitang coil o malaking resistor na 3.3. So wala, ito kasi hindi yan sa ano eh. So, wala. So, ang ginamit niya is ito. Capacitor with ICs. Na ganito. Hindi na. Kasi sa kabila. Ayan. Ito kasi. Resistor. So, malimit kasi. Ginagamit from dito. Ayan. 3.3 is gumagamit ng coil. Kasi sa iba. Halimbawa, kuha tayo ng donor. So, ayan. May donor tayo dito. So, pwede tayong kumuha dito, 1660. Ito guys, as you can see. Ayan. O, kung papansin ninyo, yung 3.3 volts na yan. Ayan. So, 3.3 volts. Ito, 1, 2, 3, 4. Mapansin nyo, yung track na yan, big track, ang ginamit niya, malaking resistor. So, pwede natin itong gamitin. Ayan. The same wattage, same value. Kahit siya yung nasa 3.3. Pwede po yan.
Same size naman eh, same watch 'yan. Pag ganyan. So ayan, tapos kung mapapansin nyo, ito yung 3.3, may capacitor dito, ayan. So hindi tayo diyan kukuha. Ang kukuha tayo ayan, so kukuha tayo ng big capacitor. Isa 12 volts rail. Pwede tayong kumuha kahit saang 12 volts rail. Ito kasi hindi masyado gumamit ng capacitor. Gumamit siya ng resistor. Na, tapos may coil na din siya. So ito kasi ibang value na to, I think. Kasi putol dito yung lines. Hindi din gumamit ng capacitor. Pero maraming ano ito, capacitor guys, na pwede natin kunin. Yan. So kailangan natin capacitor ay yung malaki din. So ito ay ito yung track na kuha ko ng capacitor, medyo big siya. So hanap tayo ng iba. So may fuse na tayo, pwede tayo dun sa ano yun. Ayan, wala akong makita ang medyo malaking capacitor. Wait lang guys. Yan, pwede tayong kumuha ng big capacitor. Ayun, meron, nakita ako dito. This is a big capacitor. Okay, nakuha na pala. Wait lang guys. So I'm charging capacitor. So ito siya. Dalawa kasi yung kailangan, iisa yung nandito. Ayan, ito guys, so 12 volts yan, ha? Mapansin nyo. Yung coil na yan, since 12 volts rail. Coil bagang fuse. So wait lang guys. Ayun, so nakakita tayo. This is a 12 volts capacitor rail. Ayan, as you can see. So dalawang piraso lang kailangan natin. So kinuha natin ito ay yan. Kinuha natin ay sa tawag dito. Kinuha natin sa 12 volts rail connection. Yan. So parehas po yan guys. Yan. So kung magtatanong uli kayo sa akin kung anong value, so hindi ko alam value. So kinuha natin. Ang mahalaga kasi dyan is same function, same value. Ayun. So, hindi kasi natin alam yung exact value. I mean, same voltage, same output. Same yung dumadaan na voltage. So, it's the same. Okay? So, hindi yan nagkakalayo ng parad, microfarad. Ano. Kasi ang mga ganyang 12 volts rail, halos pare-parehas lang siya sa mga brand. Ano. So, kunin na natin to. Oops. Ito pa. Tapos, kukuha tayo ng fuse. Saan yung fuse dito? Ayan. So, kunin natin to. Same lang yan. Daddy! Ayan. So, yung 12 volts rail. 12 volts yan guys, ah, hindi yan 1.5 ah. So yung dinaanan na yan ay 12 volts. Okay. Kung ang nakaabang kasi dito is 12 volts dito sa ano na to. Yung coil kasi ito eh, coil yan. So ang ginawa, nilagyan na lang ng fuse. Hindi mismong coil yung ginamit. So, ganun yung mga techniques ng mga manufacturer eh. Depende kung gagamit sila ng coil o hindi. Kung hindi naman siya requirements ng coil. Kasi yung function niya, ay hindi naman kailangan ng coil. Yan. So, kung mapapag-aralan nyo kasi yan lahat ng ating... Ay, isa lang pala yung fuse. Dalawa yung kinuha ko. So, akala ko ano. Isa lang pala. Kasi ito lang may fuse eh. Tapos ito capacitor. Aral ka muna, nak. Okay, kabitan na natin. Sulukin natin siya ng flux. So, unahin natin yung fuse. Yung old
obvious kasi guys, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Yung kasi may mga corroded, hindi na yung ano, hindi na yung kakapitan ng hinang. Ang pinaka the best na is talagang palitan. So yung isa na ito guys, wala yang laman. Okay. So dito ay may capacitor. Ayan, tapos next. Ayan. So, gandahin lang natin yung position. Ayan. Napakaganda kapag may gumagamit tayo ng flux. Ah, so okay na siya guys. Itong isa na to wala to. Hindi natin yan pwedeng lagyan kung wala. Kasi pag nilagyan natin siya, mababawasan yung parad. Mababawasan ng parad yung speed ng ng kanyang 12 volts rail. Ah, depende kasi yan sa parad ng kung nakalagay. Yun kasi guys ay abang lang yun sa para manufacturer. Kasi yung mga PCB ganyan, may mga version po yan. May another version, may bagong upgrades, ganyan. Kaya mapapansin nyo, yung ibang chip, iba yung gamit, ang nakalagay ay 1650, yung iba ay 1050 lang. Oh, so, yun yung ano niya, pagkakaiba niya. Mag-aral muna anak. Ayan, so ito lang naman yung liquid damage nito sa area na yan. Ayan. Oh, sige na, play na doon. Kawa ka naman kulit. Pero dapat, pag galing school, gawin muna yung mga assignment. Oh, yung mga assignment. Ano yun? Oh, wala pang ano? Tingnan mo kung tama. 100 yun. Ha? Ito yung item, check mo. Ayan. So, titestingin natin siya guys. Sa tingin ko naman, hindi siya nag-over damages yung sa voltage kasi naputol lang naman yung line. Ayan. Ay, bakit walang reading? Oh, bakit wala? So, dito. Ah, yun lang. Bakit siya guys walang connection? Ha? Bakit? May problema lang yung tester na. Ay, nakaangat pala. Kaya pala ganun. Ha? Hindi nakaano sa ground tong mga to. Ha? Ano problem? Hindi. Hindi ano yung ground ng mga ganito. Oh. Hindi nakaano yung mga ground. Sabagay, it's not a problem. It's different model. So, testerin natin siya. Hindi talaga nakaano sa ground yung ano niya. So, dito na lang tayo. Ground naman tayo. Ito.
Ayan, so as you can see, may reading siya yung ating voltage. Siyempre yung kapabila kasi ng capacitor ay hindi siya nakakonect sa isang rail. So nakaano siya sa ground, kaya it's okay. Okay. Itong isa, so iba ang connection pala nitong isang kang walang laman dito. Yan, as you can see. Iba yung laman. Oh, iba siya. Oh. So ibig sabihin, talagang hindi siya katatas pulong. Okay? So the problems, I think this problem is solved. So tingnan natin. Yeah, liquid damage. So itong kaunahan nating content na Geekstar in case na gumana. So sana ay gumana. So wala naman siyang shorted, so I think it's working fine. Okay? So let's see. It's power on. Pag umusok, ay di usok. Power on. May init ang chip. Okay, it's functional. May init ang chip. So, tingnan natin kung magdi-display. Kaya lang, hindi siya nagdi-display. Okay, hindi pa masyado overheated ang chip. Ayun, uminit na. So, wala pang display. So, detected ba? So, tingnan natin. Yeah. So, tingnan natin kung detected or not detected. So, not detected. Pero umiinit yung chip. So, ang gagawin natin, guys. Ayan, as you can see. So, not detected siya. Pero, wag mawala ng pag-asa dahil from 12 volts. So, yung rendering kasi ng BIOS chip niya, baka may issue. So, kasi napansin naman natin dito, ay wala tayong problem na iba kundi doon lang, 'di ba? Pansin natin, wala naman tayong putol dito sa data lines. Ayan. So, pagka ganun, subukan lang natin uli siyang i-power on. Kasi galing siya sa protection with the BIOS lag file niya na nagkaroon siya ng issue before. Ayan, from 12 volts rail. Okay? So, ang gagawin natin, so tatry lang uli natin siyang i-power on again. Yeah, so, siyempre check mo yung connection ng cables, baka di maayos. Then, let's power again. Yan, para makita natin kung magbubuhay siya o hindi. Okay? So, ayan. Pass heating na yung GPU chip is possible. May display yan. Oh, ayan. Diba, as you can see? Yan. So, ganun ang mga checking. Bagamat wala tayo ngayong wala tayong thermal camera. Kasi, kapa-kapa lang. Ginaganto-kanto ko lang siya. Siyempre, wag mo ibababad kasi mainit. Ayan. So, ganyan pag nag-re-repair ako, guys. So, the best talaga yung experience sa pag-re-repair ng video card. Ayan. So, sa dami ng hinawakan natin video card ay talagang alam natin yung mga ganyang ano. So, hindi naman tayo magaling sa pinakamagaling. Yung tayo, may alam lang. So, may idea lang tayo. So, may inaipo na tayong experience sa pag-re-repair. Okay? So, this is a first content natin na video card. Okay? Eto guys, I'm very very sure na wala na itong issue. Kasi kung susumahin ninyo, kung titingnan ninyo, yung pinagmula ng issue is 12 volts rail. Nakat lang yung 12 volts rail. Pag ganun kasi na ang cause ng pagkakakat ng 12 volts rail ay via liquid damage yung not connected yung resistor. So hindi po siya magkakaroon ng malaking conflict. Kasi 12 volts lang yun, dadaanan ng 12 volts from PC, from dito sa external. So, hindi siya magkakaroon ng malaking conflict. Kasi ito lang naman yung liquid damage. Dito kasi malinis. Yan. Dito malinis. Yan. So, madumi lang, thermal pad. Siyempre siguro tinanggal na ng may-ari. Papalitan na natin. So, papa-approve natin. Okay? This is working, GPU. So, ang gagawin ko na lang dito ay guys, ay lilinisin, then ay stress test. Para isend sa ating customer. Yan. Pero guys, based on analyzation ko, wala na itong issue. Wala na ibang issue pag mga ganyan. Kasi upon microscope inspection, clear talaga siya na yun lang ang kinasira niya. Malinis kasi. Dito, wala siyang sign ng overheated. Wala. Wala akong nakikita. Iba kasi ang sign ng overheated. Yan. Pag matagal ka na nagre-repair ng video card, so madaling ma-identify kung ang video card ay overheated, matagal na hindi mapalitan ng thermal. Ito nasira lang dahil lang talaga doon, dito lang sa naihian ng daga na to. So maswerte ng video card.
Okay, this video card is working fine. Okay, tapusin na natin tong video nito. This is running for 30 minutes. So, ngayon ay October 12, 2023, 11:40 ng umaga. Okay, so mayroon tayo dong repair sa kabila. Yan, 1070 siya na garbage display. So, ang issue lang niya na ay reflow GPU chip and palit ng thermal pad. Kasi, simula nung binili yan, hindi pinalitan ng thermal pad at thermal paste. Na toasted na. Yan, okay na yan guys. So, from mag-2 days na po siyang running. Yan, running is na siya ng ganyan. Tinetesting sa games. Pass na rin niya sa stress test. Na ano na natin sa customer. Yan, it's okay na. Okay guys, so magpapaalam na po ang video card repair. Sa mga bago sa aking salta sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po sa Facebook and sa ating sa iba nating mga kababayan, mga Pilipino. Yan, para malaman nila ng may video card repair dito sa Pilipinas. Kasi bago lang guys ang video card repair. Kung mapapansin, titingnan nyo sa matagal na panahon. So ngayon pa lang kayo makakita ng video card repair. May mga nagre-repair pero general technician sila. Tayo kasi is more on video card repair only. So, video card lang nire-repair natin. Na, as in, mapapansin nyo, sa likuran ko guys, so, meron tayo dyan mga 5,000 pieces video card na mga pinagdaanan na. Yan, ganyan, nakatambak. Donated by customer, RTX 3090, 3070, 3080, at lahat lumang version. So, meron tayo dyan. Mga donated by our customer na malalaki na yung sira, malaking magastos, hindi nila kaya. Sabi nila, bibili na lang daw, bigay na lang daw nila. So, yan. So, mayroon tayo dyan, 5,000 video card na mga dinaanan. Okay? So, salamat po sa inyong panonood. So, muli, see you on the next repair. Bye for now. Ayan, hello. Good afternoon. So, ayan, ito na guys yung ating stress test ng ating Geekstar na video card. So, pumasa. Pumasa siya guys. Ayan na siya. So, running na siyang stress test. Ayan. So, ito yung ating first upload na ano yung mga una nating na-repair. So, wala. Hindi na-repair. So, ngayon lang natin to first upload ng Geekstar brand. Ayan guys, okay na siya. It's running in. Ilang round na yan. So, ang scene niya is 19 to 26. Okay, temperature niya guys, napakababa. 71 degrees Celsius lang po siya. So, pan speed is 55%. So, bagong palit na yung thermal pad. Ang thermal pad pala guys na ginamit nito is 2mm at saka 1.5. So, yun pala yung ginamit. Tapos, medyo malalaki yung thermal pad na ginamit. Ayan. But, it's okay na po siya. As you can see, ayan, it's running on stress test na siya. Speed perfectly working na po. Ang baba lang, oh. Natatapos na. So, ang ni-repair natin ay Geekstar. Geekstar 1660, 6GB. DDR5 pa po ang memory, Micron. And 192 bit. So, yung kanyang GPU clock is 1530. And memory clock is 2001. Okay naman. It's working in good condition, guys. Yan, gumagana na ng maayos. So, antayin lang nating matapos para malaman natin. Ang EPS niya, guys, 3 digits. Umabot siya ng 225, 149, 150. 3 digits siya, guys. Para din siyang RTX 30, RTX 2060, parang ganyan. Ayan, tapos na siya, guys. EPS result natin is 121. Yung score natin ay 3,056. Yan. So, maximum EPS is 284 and minimum is 32. Ayan. So, it's working na guys. So, ito guys, ang GPU chip na ginamit nito is latest version na yung GPU chip niya. Kasi ang ginamit sa kanya is TU116 na po. So, mas latest siya. Mas big chip siya. Mas malaki yung function niya kasi kompleto na siya. Computing, OpenCL, CUDA, Dispute Compute, DirectML, Technologies, Vulkan, X-Ray Tracing, Physics, OpenGL. So, kompleto na siya. Yan yung differences niya. Ibig sabihin, marami siyang supported. Ayan. So, okay na guys, ang ating ni-repair na Geekstar. Okay, so so, muli. Nagpapasalamat ang video card repair sa inyong panonood. Walang sawang pagsubaybay. Ayan, I am inviting sa mga bagong salda sa aking YouTube channel. Don't forget to
subscribe, like, and comment. Okay? Comment lang kayo. May mga katanungan, pakishare na din ang ating video para may makapanood pa po. Okay? So, ang oras ngayon ay 4 p.m. Yan, October 12, 2023, 3:59 p.m. Okay? So, ayan guys, ang ating repair. So, successfully, it's working. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye!